Nahuman ko sa kuntok dito alas 7. And nakuha na ko 1 hour ang biyahe. 1 hour. Kumpusta yung lahat here. 1 hour. 7 o'clock. Oh. Grabe yun. Nahuman ko alas 7. Diritso na ko dere. Karoon pa ko naabot. Imagina, Raguna. Pagtawag dito ko, pagtawag ni Sir Gay, dito pa ko sa Basak, Mandawi. Wala agad. Wala agad. Wala agad. Huwag sa kenan akukuyog. Wala sa. Grabe lagi. Huwag sa ngitsangit ba? Ano? Normal ako, dagan ako nang dadali, pero wala man jugi ko yung, parang ang anghel, da plan. Wala sa ko, relax, okay, most of the time, 8 o'clock yung kumusugod. Yanawag Sir Gain ako, 8:40. Sa iyo hagod. Napa ko mandawi, relax, okay ko, ano mandawi, relax ako. So, basak, no? So, basak to here, nakuha na ako mga 15, 20 minutes. Oh, imagine na, na. So, salamat sa inyong prayer, ha? Grabe ang worship ganina sa mga safety. Grabe kayo, no? Kita ka? Sa loyo na yung nangatumbang, away na makasawa. Praising na gani. Susan na to, saman to. Yung sakit ko kasi, hindi naging ano, may minakudagang kayong tao din. Nagkukay kayong mga tao ba? Nakaka-feel ka dyan, may mga tao. Grabe yung worship. Mata niya, sira, di usa. Ang api kayo, may ko, lalo, bawa sa balibo. Huwag gini-expect ko sa Sister Faye, particularly paya. Yaging, ibubo kayo, bukas ang mata, nagsige na, pag-midyo, Sister Faye, midyo-midyo, no? Yang ipose among Mindanao, GC, taglipayas taga Mindanao. Sa nindot-nindot ay nikay. Daghan kay mga safety dari Mindanao na nagtuo nga ang charismatic laing sikta. E kung ganindot kayo, eh, kanang kung so continue to pray for tomorrow. Mauna nga, straight on talk sa afternoon, tulo ka topics. Tulo ka topics. Unya, praise God. No? Nakadrive pag-igo. Unya, niya pa ko. Wa pa ko'y kaon. Huh? Mukaon pa ko niya. Gandaman ako kung minusulim. Tansuyo eh. Mapuno ka sa kalipay sa ginuuno. So, grabe niyo. Hindi ko ka-imagine asa ko kukuha niyong strength. Oh. So karon, yan ta. Nindot niya itong topic. Karon, taas man eh, pero part 1 lang saan eh. Sunod na po. Mga Marso, Abril akong balik. Or wala di ko sa March. Marag na ako sa Abril, no? Pray for me. Pagkadaghan na misyon. Nagduha ka rin uwi ni Cagayan o Manila. March 18, 19. Grabe na ba? Sunod na. Uro na may anig. Ipang bula-bula na. No? Nga namin nag-chat na ko from Cubao. Diocese of Cubao. Nag-chat na ako. Susgabihan ang Luzon. Buto-buto na sila. Maong, I need more your presence. So, di ganin ko ka-ari na rin. O sa Kabuan, do Kabuan. Ayan po, lang ko ninyo ha. Ay, makalugar ko, muwari. Diyo ko. Unsa man ang uniqueness of the Catholic Church. Unique means one and only. Like, I am unique, you are unique. Bisan ang twins, pareha nagnaong, labi nag-identical twins, murag pakalitan, parehas. Pero dili, lahigin na sila, unique na. Prohiba, lain-lain sila gi pamana. Lain-lain sila gi binyuan. So lain-lain sila gi singkasing, lain-lain sila pinitik. So the Church is unique. One ragit siya, we believe in one. So one means unique. Let's see. Muna yung atong tunan, connected ni sa atong reawakening, kay Holy Spirit, mangin, wala may church kung wala Holy Spirit. Look at this. Revelation of the Holy Spirit, the promise, the commission of the mission, the giving of the gift, the fulfillment of the gift, the new life. Sugod ta sa pagpadayag sa Espiritu Santo, what the Lord Jesus said before He ascended into heaven, yun siya, go into the world and proclaim the good news. The church exists for that mission. Dito may sa Manila, ang grabe kayo itong bishop to, charismatic kayo, Bishop Jess Cabrera. Bishop Emeritus sa Diocese of Alumnos, Pangasinan. Indot kayo yung sulti niya. Marami kayong matututunan sa mga araw na ito. At pagkatapos nito, ano? After this, what? Tanaw niya. Oo nga, no? Ingat siya. This formation that you are going to receive is good for mission. Remember, formation is for mission. Daghan na kitang formation, yung matag himo. Nagin na. Anong imo na dawat, imo gina. Mauna yung dynamic sa kinabuhi. That's why the Sea of Galilee is full of life because it receives water from Mount Hermon. It gives out water through Jordan River to the Sea of Galilee. So, sulod, gawas, ha? Unsa man ka ng input, output. Mauna ang puno siya sa kinabuhi. Kita, anong buhi man ta? Input, output. O, tiyan mo na.
Sige, tag input, way output, blue, tatuntihan. Poison kita. Sige, tag output, way input, madihydrate po ta. Oh, mo na siya. O niya, ang dead sea, gingan lang siya dead. Wala, walang kabuhay-buhay eh. It keeps receiving water without giving out. Wala man siya yung outlet. Sige, so tubig niya. Wala po siya mo awas. That's the lowest point on earth. Ang tubig niya, maugara siya tungod sa evaporation. Tungod sa kainit ba, sa disyerto. Yeah, nag-anam siya kaubos. Ang tanang minerals, ang tanang nga mga asin and everything, na-concentrate na. That's why it's 60% solid. That's why literally, bisag di ka kaya ba mo lang, kung naglingkod ni mo, mura nyo ka naglingkod o guwan, barug ka, katunga si mong lawas, naglutaw. Yang katunga, nasa ubos, pero wala kayo gitungtungan. You just float naturally. And wala ikinabuhi. Wala isdang mabuhi niya. Kumidya pa na ko, magdalagi ko, tamarong ane, inigtuslob na ko na, pangit, tinabal na. Kaya naman mo katawa, gud na, kailag tinabal ba, no? Tanoon ka. So, skrabiha ka, sulti. So, formation is formation. Sinabi ni Lord, go! See, that ships are safer in the wharf. Ang mga barko, safe siya kung nasa pantalan. Pero kung ang barko, makasulti pa, muingo ng barko, I'm not made for here forever. I am made to sail. I am made to endure the waves. I am made to transport goods and people. Kung imuro kung gibutang sa pantalan, di nila na barko yung gihimo. Oy, terminal na lang. Terminal building na lang. Ang barko gihimo parang mulawig. Parang magtuya-tuya sa mga balon. Huh? Tuya. Ang simbahan, he found sa Holy Spirit. Para go. He told us to bring the good news to the poor. Tell prisoners, now they are prisoners no more. Tell blind people, look up and see. Kanta pag yun. Okay. So now, Luke 24. And see, I am sending upon you what my Father promised. So stay here in the city until you have been clothed with power from high. See, that the church has to wait for the Holy Spirit before they will go. Like, what? Jesus waited for the Spirit. First 30 years sa kinabuhi sa Ginoo, lagi siya nagmilagro. Wala siya healing, wala siya nagwali. Until gibunyagan siya. What happened in baptism? The Spirit descended. Unsa sulti niya? The Spirit of the Lord is now upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor, to bring captives, to the prisoners. Mao to. With the Holy Spirit and Jesus, go. Tanang trabaho sa Ginoo with the Holy Spirit. So after the formation of 3 years ay mga apostles, wait for the promise. Ayaw mo pag-una-una. Wait sila, wait. Pag-abot sa Pentecost, kumunsad pang Espiritu Santo. Mauna nga, larga na sila. Anana. So ang promise. And I will ask the Father and He will give you another advocate to be with you forever. Wow. And I will not leave you orphan. I'm coming to you. He is going up to heaven. He ascended to heaven. Kinsa man ang igsulting makikuban ninyo? Holy Spirit. So, kinsa bang atong unsa ba atong hibaon sa Holy Spirit? Guide you to all truth. Kasi garan sa mga namalihin ron sa namalihin sa atong simbahan, wa man lagi convincer, tuon ra gid sila. And then they have kada bang in good faith dito tuon sa pagtuon lang di sila kadinay sa truth. Dagi sa simbahan, mamalihin. Katong Presbyterian couple, Scott Han o Kimberly Han, katong si Steve Ray, kanang mga araw. Wa, matuto sila na malhi katuliko kay gigidibati sila. Kundili, the Spirit of Truth now led them to the pillar and foundation of truth, the Church of the Living God. Kaya mao man ang Espiritu, Espiritus kung maturan. Kung sa pagyon, the Spirit convicts us of the guilt of sin. Kana, pag makasa, ta, duharagi experience na to. Just like Judas and Peter. Unsa ba isa ni Peter? He denied Jesus 3 times. Unsa isa ni Judas? Gibaligyan niya 30 pieces of silver. Unsa may mas dako ang sala? Ang mas dako ang sala ni Peter. He denied 3 times and Peter was unsa man kanang a very close friend of Jesus. In fact, siya gyud magitagaan sa Yahweh and yet gi-deny siya. Si Judas di man kay to close sa Ginoo, ya treasurer man to siya. Yawa naman sila funds. So nag-fundraising lang siya. Yung Ginoo na yung ibalik. Luya po sa Ginoo, yung fundraising. Siguraduha, kaya hindi mo mag-fundraising din. Yung Ginoo yung ipamaligya. Luya. Niya, ang saman. Pagkasa ni Judas, condemned by the devil, naghikog. Pagkasa ni Peter, convicted by the Holy Spirit, hilak siya.
niya gibawi ni Ginoo, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know I love you. Feed my love, feed my sheep. So lahi ang conviction, lahi yun ning condemnation. The spirit convicts, the devil condemns. Nagini mi sing sulsul mo, eh, hula sila sa kalda. Ako pa rin mo, pagkamatay ka diya, magkiko diya. Hingin na ni suluha. No. Ano, panuway na, magsing sulsul mo. Pero nagini mi ko, nakasakap, kumpisal, paginusul, palik si Secret Heart, worship dito, kana Holy Spirit, yun na. Ulipay ko, eh. Sige yan, makukintroduce nga mura, magwa mo kailan ako, eh. Praise the Lord. Oragi ko kan karon pa ba no? Okay ra gyud, okay ra gyud. And he helps us in our weakness. Jesus, kes huyang kita mampo ta duka ta nakapuyan eh. Holy Spirit mo tudlo na to. Come Holy Spirit. So no prayer without the Holy Spirit. Before ganita magrosary, ask the Spirit. Come Holy Spirit and lead us to pray. Ana, ayo pray dayon. Ayo gyud pagbuhat kun wala ang Holy Spirit. Okay? Nya siya mo ning sa Bible Romans 8:26 intercedes for us with sighs too deep for words, and the Holy Spirit searches our hearts. Ang atong kasing-kasing iya ginang giusisa, no? Kay balugi siya sina, search me, O God, and know my heart to thee. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. Ako ra may kamaona. Tiguang na magidi ko ya mo manang kanta sa una sa trusaryo. So, wala siya. According to Pope Pius XII, Papa Pio XII, the greatest sin of our generation is that it has lost all sense of sin. Pinakadakong sa karon atong panahon. Nga nawad-an na siya sa pag-ila kung unsay sa. Ang sa, di na ilhon nga sa. Unsa naman? Learning experience. Kuan ka nang kanang, uy, he's committing adultery. No, ay, he's just having an affair. Nanduta pa minahon, ay. Uy, kuan man siya, maritis. No, he's just being socially aware. Alag, paita. Alag, niya, ala, bunyagi, pinaglusingahan mo na. Ang sin, di nakaroon sin. No, eating salt is not good because it's a sin. Salt is a sin. So, the commission of the mission. Ang uban, loading unsa to. So, Matthew 28 is the version of the Great Commission. Ang tawag na Great Commission, ha? Dili great suggestion. Ha? Dakong sugo, dili dakong sugyot. Sugo, yun ni. Mandato ni. Ha? Tanawa. That the mission of the Spirit. You will receive power when the Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Oh, I like this. Jerusalem, sakop sa province of Judea, then ang Samaria and to the ends of the earth. Ayaw na literal sa ato ha, kaya ng ends of the earth, dili na mapa parehas ato. During their time, ilang mapa, limitado ra. The northern part of Africa now, that's Egypt, Libya and Ethiopia. And then part of the Fertile Crescent, mauna siyang Canaan, presently Middle East. And then up north, Syria and Lebanon. And then Asia Minor, which is presently Turkey, motong gilinog, Portugusuga. Ngadto na sa Macedonia all the way, nga mauna karoon ang Greece. Og ang kinatumyan sa kalibutan sa ilang panahon was Rome. They were thinking sa ilang mapa that Rome is the end of the earth. And they reached Rome. They reached the end of the earth. And it was in Rome that they established permanently the headquarters of the church. Mao na, abot ginila. O gi pagkamatyan yun. San Pedro gi lansang sa cross gibale, gituwad. Almost the same year, 64. Paul was beheaded. No, giputlan siya gliog. O ang nigawa sa pinutlan, dili, dugo, gatas. Oh, gatas. Tanaw sa tradition. Ay, kung ina nga daghang kayo sa calcium. They killed a holy man. Punanan. Mabita na sa litania sa mga santos. Tagsatagsa mo na. San Mateo, igampo mo kami. San Lucas, igampo mo kami. And next. San Pedro, San Pablo, igampo ninyo kami. Nganong gidungan man na sila, dungan-dungan man na sila, patay. Sila mao ang mga haligi sa atong simbahan. Peter was the leader while Paul was the evangelizer, the greatest preacher of all times. Chuya. So, mao na mga igsoon ko. Now, what is the
teaching of the church about the Holy Spirit. Official document niya, Apostolate on the Laity, Vatican II, paragraph 3, chapter 1. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid. Makinig kayong maigi. Tagalog yan ha. The Holy Spirit who sanctifies the people of God through the ministry and sacraments gives the faithful special gifts as well, allotting to everyone according to his will, thus made the individual according to the gift each has received, administered it to one another, and become good stewards of the manifold grace of God, and build up thereby the whole body in charity. So, na, kining tanan lihok yun ni sa Holy Spirit, he should be acknowledged. No? Should be acknowledged. So now, here is the giving of the gift. John 20, receive the Holy Spirit. Huwag ka itong nagduka, nakurat. Nanya, ako mag-auban ka ninyo, hangtod sa kinatumbihan, katapusan sa kalibutan. Wa pa man matapos. So niya, pag Ginoo. Kamo mga templos, Espiritu Santo. No? So kinahanglan dili na to, dauto niya itong lawas. Do not destroy the temple of the Holy Spirit. And your body is a temple of the Spirit. Muna ingon ko, alam sa mga manigrilyo, undangan na kaya maluoy mo sa Holy Spirit. Hindi panigrilyo ninyo ang Spirit. Iubo na. Ayaw po na mas tamasin mo lawas. Kaya templo na sa Espiritu Santo. Ngano man ang minteryo, sagrado man. Tungod kayo ka nang gilubong diha ng mga lawas, templo na sa Espiritu Santo. Sama na kasigrado sa simbahan. Pero upan niya, anak na niya mag-date. Yan naman, kuha ang mas budget. Hapit na Valentine's, no? Naunsa. Ayaw, in taon na po na mas tumasi. So, upan na before pandemic, anak to sila mag-video okay, mag-picnic, ngaon. Mapit na mas ganahan ko ng mga nitso diyang nagpatong-patong. Kaya nagong mga memorial park, tamak-tamakan mo, lakang-lakangan ng mga lubong diya ba? Indot kita naon, kaya mura tag-plaza na, dagang mga gipang lubong diya. Tahura, sad na. There is a city in California, the Bay Area. Ang tawag sa siyudad is Kulma. Kana Kulma. Yung Kulma. No? Kauban sa Kalma. Kalma juga ini sudara. Kano man na puro mintiryo. Jutay ray buhay niya. Puro mintiryo. Mintiryo nagsunod-sunod. Chinese cemetery, Catholic cemetery, pet cemetery, kapay public cemetery. Basta pila kilometro wakay bahay makita na puro mintiryo. Tunga-tunga sa mintiryo na ay kasino. O ang nagtag-iya na Pilipino. Mo na musod ka dito, magduda kag tao ba nidig mga kag ba nidin eh, no? Nabihan na na siyudara ay Kulma. Di kaya nasikat, kaya gijutay rin tao na muyo diya. A city of cemeteries. Yan na dito, surusuray ka dito, ay ninduta sa cemetery, labi na ng Chinese cemetery, kaya mga class kayo, na ilapida purting dako ah. May istorya mo gini, ako kaya ilapida. Tako kaya ilapida, niya nakasuwat dito eh. Please, di ba ang lapida, anak, kay name, anak, niya ang date of birth, and RIP, ana ramana, simple ba? At dito dili, kadakong-dako, kalapida, na ikisuwat dito eh. Please pray for me as you pass by. Uy, karo pa may kitag lapida nga prayer request. No? As you are now, so once was I. As I am now, so you will be. So pause a while and pray for me. Nga dito, Peter Lee, RIP. Uy, crime, sad, no? No? P.S. To follow me, you must now prepare. Uy! Please write your remarks below. Uy! Napay, tulog ka ng blank. Uy! Napay, pintil-pil sa kilid. So, muna yung kumijanti, mas gano'n namatay din eh. Diyos, kinabit na nisuwat dito. Ay, nisuwat ko dito. To follow you, I will not consent until I know where you went. Signature. So, binuangan naman ito ng mga lapidahan in town. So, dili na. Sagrado ng interior. Dili na ito yung nanang. Mura na nag-comedy bar ng interior na. Catechism 747. The Holy Spirit, whom Christ the Head pours out on His members, builds, animates, and sanctifies the Church. She is the sacrament of the Holy Trinity's communion with men. So, mo yung trabaho sa Holy Spirit? Nagtukod, hatag kinabuhi, og nagbalaan, og nagsantos sa simbahan. Ngano ang simbahan santos man? Tungod kay ang kinabuhi, kay Espiritu Santo. Mauna ang nangasantos. No? Dili ibutanan, membro simbahan santos, kay na may uban nga buloy, no? Buloyagon. Ana, og
Mutanaw gyud kag bunga sa kahoy, gusto ka mutilaw gyud bunga sa mangga, kat-kat didto, kuha atong hinugpunuan mo, ikan na, ayaw intawon kaon na itong namunit ka ditong mga taga, kay nagabunog na to, nasudlan to guwati, unsa man ay magahoy, aslo man ni asgad man kayo ni, tapulan ragay kag mga mamunit ka sa mga taga. Ang tinuura yung bunga sa simbahan, muna mga santos, muna siya, muna ito na bunga. Ayaw tanawa ng uban nga nahisalaag kayo, nga tagak man na. No? Maudi ay. So, karong, nindot ni. Ang original gifts of the Siri, pito dyan na, Isaiah chapter 11. Kanang pito, mauna yung nga sanctifying gifts na kung imuna siya giyod nga ugmaron, gamiton, makasantos ni nato. Muna, nawa. No, knowledge, wisdom, counsel, understanding, fortitude, fear of the Lord, piety. According to St. Thomas Aquinas, sa Summa Theologica, mauni ang iyang definition. I like this. Briefly lang, ako isulti ninyo. Ha? Wisdom. Kanang wisdom, understanding, knowledge, o counsel, interrelated ni. Connected kaayo sila. Tanawa ha, tanawa na to. Wisdom is the gift. The gift of wisdom perfects a person's speculative reason in matters of judgment about the truth. Pag naagini kay wisdom, kay balujug ka, nagkanang igisulti, tinuod na. Ha? Tanaw ha? Grabe ang imuhang wisdom nga makailajug ka sa kamatuuran. Kabantay jug ka. Ana, bantay. Now, arikas understanding. The gift of understanding perfects a person's speculative reason in the apprehension of truth. It is the gift whereby self-evident principles are known. Karon, understanding. Kay balo na ka, that's the truth. Then you look at yourself. Hala, mauna magini ako ito. Sukad pa sa una. I know it all along. Na-confirm ang imuha, ang principles na imuha ibawaan sa una pa. That is called understanding. Mauna mga ikag, now I know. Maure. Mauna tawag og aha experience. Pantugra. Gift of the Spirit na. Kung imo ginang gamiton, makapasantos na nato. Timanin na ha, kay lahi na sa charismatic gifts. Third, knowledge. The gift of knowledge perfect a person's practical reason in matters of judgment about the truth. Ang gift of knowledge, dali ra kay kang makakita o kanabitang practical nga mga examples or kanang situations nga makaingon ka, that is the truth. Based on my experience. Kana, sumuon ang knowledge. And, nindot na kini counsel. Puro man nindot God. Ang tawag sa counsel, right judgment. The gift of counsel perfects a person's practical reason in the apprehension of truth and, may sumpay pa siya, allows the person to respond prudently moved through the research of reason. Now that you know, what will I do? Mauna siya. O importante nga kanang desisyon ng imong pagabuhaton, prudent nimo, prudently done. Kanang prudence, hindot kayo na siyang virtue. Prudence is not just doing the right thing, but doing the right thing at the right time, with the right approach, in the right group, with the right place, with the right, puros right, at the right timing. Example, naaka, you are going to correct a person. Pero, wrong timing. Imo siyang i-correctionan, tubangan siya yung mga friends, ang imong anak in town, wow! It can wait. Kung prudent ka, mag-wait ka. Kana, nindot kayo ng prudence ka virtue. Kanang right timing, that's very important. I would like to emphasize that. Even kanang magpakatawa, bitaw, unsa kuno sa sayon, pagpakatawa o paghilak, sayon ang pagpahilak. Because even onions can do that. Maguna-una ka, unsa ka mahal karon si Buyas, kahilak ka. Labi na naghiwa ni mo si Buyas, ni mahal rin na, yung gana na yung magkahilak ka. Dali lang pagpahilak. Kaya hastang si Buyas, magkapahilak man. Pero kanang humor, kunwa, kay timing, basta kung siya kakatawanan sa mga istorya. Pero ang bagsak sa imong punchline, wa sa timing, maingon ng mga tao, mga tao na ta. Ano ba? Importante ang timing, ka na bang diis ka, bantay ba nga, was na ka panagang ba? Ano ba? Bang! Ano ba? Makurot ba? Importante na. Kailangan nag-skill ni mo nga i-develop ni mo. Okay? Ngayon ang, they didn't see it coming. Uy, unsa man ito, mura ka, gitikon ba nga? Di ka mag-una nga. Kibawan mo ko, anak. Mura ba, sa dagan sa istorya. Kibawan mo ko sa ending, ano ba? Yung mga nga, bisag, lami, kay paminaw, no? Agin ako kita. Ha. Ninduta, ay, ha.
Muna ganahan kay ko na ako, brother. Ay, madaan yung kay ko sa katawa. Ganina, ragyo ka dito sa Compostela. Naku, yung kay kagkatawa. Muna, wag gani ka sa permitting. Mangita, yung ko na mo. Makakontaminate, ganina yung katawa. Oh, di ba? Fortitude. Courage. Kanaan, hindi tayo. Kanaan, di ko ano yan. Maminawa, ha? The gift of fortitude allows people the firmness of mind that's required both in doing good and enduring evil, especially with regard to good or evil that are difficult. The gifts of the martyrs, na anak fortitude, kanabang putla na nagliog, sunugon ka, tusukon ka, makahadlok man na kung makafocus ka sa pain. But the gift of fortitude allows them to realize that this is only temporary. The reward of eternal life is waiting for me. Nya karon putol agliog dali aba dali ahe dulong langit dali ah. Oh tanaw to St. Lawrence katong dikon nga giasal nga buhi. He was roasted live. Nya karon dai asal siya litson ba. So sus karon rad ingon naman siya eh. Bye bye bye. Ana siya sa naglitson. Balihan ako bay kay pagod nako dire nya pikas ang pikas o pa. Nanong to isuga man to sa nagpabali man. Oh, mao na siya fortitude. Okay, so unsay nga ato nila? Sanctifying gifts. Unsay sunod ato? Unsay ganito yung last? Fortitude. The fear of the Lord. Yeah. Kana fear of the Lord, dili na siya makikita ang krusipi, mudagan ka. No, this is kanang filial fear. Dili ni siya fear of punishment. Mao nang iingon sa mga sa wisdom literature, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kana bang hadlok ko nga mapasakitan ako si Lord because he had done so much for me. You know, he suffered for me. Unya ako pag itiyang pasakitan, jadili na, mao na nga, mahadlok ka. That is called reverential fear or fear out of respect, out of love. Importante ng fear of the Lord. Kaya naa ka ng fear of the Lord, di ka magpakasa. Because you know that God knows. Even if you are still planning to make mistake, to do wrong, ay, balo na si Lord niya na. So, ang fear of the Lord, no. Don't be afraid to say no. Kay kana rubang to sino? Lami kay na pamahaw. Tawo butang gitlog. Ana ba? Di gyud ka mo say no, na sorry so. Masuri. So, sorry. So man gyud gutom na pamahaw na man. And then ang pahit eh, mao na ni siya, reverence. Na, sa imong pagkaila sa Ginoo, wa jud kay lain nga buhaton kundi musimba niya, muserve niya, mu worship niya. Mao na siya paiti, umulat by bumagyo ayos lang. Kana mao na siya paiti. Ang paiti is more than just religiosity. Namay mga tawo religious kayo, di ba? Di man ta mamantay pero makabantay lang ta. For example, si Dagkot dito sa kuan, kanang example lang eh, namin mong testimony sa ating kibaw, sa tanong, Dagkot dito sa to ninyo, na wata kibaw ko siya giampo. Niya usan, nag-ampo, batan ang Ginoo sa to ninyo in town. Tabangi in town ko, karong adlawa nga, kanang in town, malabnihan bitaw na ako, niya kuutan na kong pitaka, na dili unta ko masakpan sa pulis. At si Santo Ninyo na mahinuwi ang mam nalipod niya. So, religious kayo ni siyang isnatsira, pero wag gini siya ipahiti, wag gini siya kasabot. Noong sa maning tao, ay, huli mo. Nang labni, unya dagan, gigukod, kaagiman sa trusaryo. So, sa liat pag yun. Pagka Diyos nun, nang tawahan na. Oh, really, na yung nana, no? So, naging ano eh. Huwag mo na ng fear of the Lord. Dili na siya fear of punishment or servile fear. But it is filial fear. Induta sa kung naanan na to, mga santos na kita ini. Pero, dili na enough. Dili na enough. Kinahanglan maminaw tas pulong, magtuman ta. Kaya kung di ta magtuman, matod pa sa Mateo Kapitulo 7, 24-27, naging kundi nga, ang mamati sa akong pulong magtuman ni ini, ipakasama ko sila sa kataong maalamon nga nagtukod sa balay, ibabaw sa dakong bato. Ug may bundak ang ulan, ug may huros ang angin, ug may abot ang baha, may kusukuso sa balay, apan wala kinimaunsa, kay ligun man nagipasukaran ini. Apan ang namati sa akong pulong, ug dili magtuman ni ini, ipakasama ko sila sa kataong buang-buang nga nagtukod sa balay, daplin sa may bayon, ug may bundak ang ulan, ug may abot ang baha, ug may huros ang hangin, ug may kusukuso sa balay, ug maayong pagabungkag balay. Repeat.
balay ra gid hinduman. So kining charismatic gifts gawas adtong 9 sa 1 Corinthians 12. Dapit daghan ana Ephesians 4 ug uban pa. Summarize na to, deliverance, teaching, word of knowledge, healing, discernment, tongues, prophecy, mao ni charismatic gifts. Ani ni ha? Liguna ang imuhang sanctifying gifts. Muserve na ka. Pag-serve ni mo, dili na ka manghambog. Ngano man kay naka-base mo na sa virtues. Karon sigag-serve, nagpaligun ka sa imong self, sigag-serve, ang resulta na, fruits of the Spirit. Madto na ka. Tanawa, many gifts but one Spirit. Variety of gifts. The Greek word, charismata. Variety of services, diakonia. Variety of activities, energimata. All these are activated by one and the same Spirit, pneumatica. Repeat. Variety of gifts, charismata. Variety of services, diakonia. Diakonia. Munang serve, service, no? Munang deacon, diakonia. That's a root word. Variety of activities, energimata. Variety of activated by one and same Spirit, pneumatica. Mura mag-gift of tongues. Kasi yung mag-pray ka, may ka-charismata, diakonia, energimata, pneumatica. Mura na mag-gift of tongues, no? Ang gasa sa Ginoo, di mahurot. Mura kag nagkaw sa atabay, nga wagin ka hubse, ug tubig. Ganahan ko ani, oh. Ganahan kayo ko ani. Kasi di naman ko kaklaro, kaya puti magamaya, darin na lang ko. Listen to this. I love this verse, ha? Timan ining Romans 8:11. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Kinsa ba ang nagbanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay? Ang Espiritu sa Dios. Kanang Espiritu sa Dios nga nagpuyo diha kaninyo, maunay mo banhaw na to po ni kamatay na to. Banhaw nta. Pinaagi sa Espiritu Santo. Mabita na, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, communion of saints, forgiveness, resurrection of the body, life everlasting, kanang tanan, maunang work sa Holy Spirit. Hangtod sa katapusan, hangtod ang muda na to sa langit, Holy Spirit. Pag ganindot, bulakan kita na ini. No? Bulakan kita. So, hapit ako mahuman. Fulfillment of the gift, mauna ni. Pentecost. Pentecoste, 50th day, the birth of the church. Mone ang Acts 2 account on Pentecost ug nahitabo mo ni. Ganahan ko ani kanina ang last promise. O testimony ganita, importante ang before and after. Mao nindot kay tong inyong talk ani sa testimony ganina, grabe kayo no, ang before. So wa pagkakaila ni Lord unsa man ka? Nya nakaila ka Lord unsa naman ka? Mao na mga apostoles. Before they experienced the Spirit, they were in hiding. After they were out in the open. Na jud mahitabo. Kay God encounter man ni. Tanan nga maka-encounter sa Ginoo, ma-change man yun. Tanawa to si Isaiah chapter 6. Ingon siya, woe to me, I'm a man of unclean lips. Bisaya, alaot ko, kay hugaw ko guwait. Adili, bakakon ko. Pasuan pang iyang wait sa baga, da, nahimu lagi propita. Noto. Si Saulo, mangluluto sa Kristiyano, ego pa sa hayag, Holy Spirit, hagbong si kabayo. Nabuta, priubira, na nahimong Pablo, changed siya. Walay di mausab kung maka-encounter ka sa tinuray gyud sa Holy Spirit. Before, hadlukan ang mga apostles nga nago kay hadlok sa gisunod. After that, they were courageous. Before, alone na siya. Oh, karon diya na, part of the community. Kanda, kanda, this is part of the after experience na to. Kaniya to, divided sila, karon united. Kaniya to, individualistic, karon they shared everything. Atsuyo. Kaniato doubtful, karon confident. Kaniato helpless, karon empowered. Kaniato dumbfounded, karon they sang in tongues. Kaniato they were looked down, karon in favor with people. Kung sa ato panapanaw, dagan na magpasilpi. Uy, Pedro, silpi ta. Pablo ba, silpi ta, silpi ta. Ganon, dagan na kayo sa friends sa Facebook. Kung sa ato panang panahon, nakakuha ka sila favor sa mga tao. Eh, kahimutaan na sila sa Ginoo. Kaniato, so kinsa man na sila, eh. Sunod na ng taga nasarit ng mga insa man ay karon na kaniato disillusion karon they saw signs and wonders kaniato dispirited karon they have the gifts of the Spirit kaniato discouraged karon hopeful kaniato empty karon filled with the Holy Spirit. This is the vision of the renewed church. O kini pagit katapusan na lang ini promise
nganong nitubo sila, tulo ra gi sekreto nila. Number one, sigis lag paminaw sa pagtulunan sa mga apostolis. Kana gyud. Ayaw gyud magundag paminaw sa mga teachings. No? Kining ang ako nang balikon nga kining akong pag-aray sa community secretary, dugay na jugay ni. Pagkadugayan ni. Una, pero niya, sunod, breaking of the bread, misa. Sunod, prayer. Kanang tulo, mauna ang nakaingon nga nagpadayon sila sa pagdaghan. Okay? And, di arataman, og, praise the Lord. Moroto. Salamat sa Ginoo. Thank you, Lord, for this church. Thank you, Lord, that we belong to this church. Thank you, Holy Spirit, for transforming us. We claim, Lord, for tomorrow's event, victorious reawakening, Lord. Grabe. In Jesus' name, amen and amen. Manah.